Hello everyone. Magandang araw sa inyong lahat. At bago ako magsimula, ay nais ko lamang magpasalamat sa mga taong naging kabahagi nitong webinar na ito, mula sa audience, mga tagapakinig, tagapanood, hanggang sa mga nag-asikaso ng webinar na ito. At salamat sa oportunidad kay Dr. Angelita Danilig at sa kanyang mga estudyante para sa pribilehiyong ito na makapagbigay sa inyo ng kaalaman hinggil sa paksang pinili ko, no, para dito sa Readings in Philippine History na klase ninyo. So nais ko lamang umpisahan ito, no, para kakaunti lang ang makain na oras. Okay. Ayan. So magandang araw sa inyong lahat. Ako si Nikko Jay Ramos at ako ay instructor dito sa Lyceum of the Philippines University. No. At ang nakipili kong paksa ay tungkol sa Las Costumbres de los Tagalogs en Filipinas ni Juan de Plasencia. No, pinamagatan ko ang aking lektura na muling pagbabalik sa Las Costumbres de los Tagalogs en Filipinas ni in 1589 ni Juan de Plasencia. Okay, so narito ang magiging balangkas o narito ang balangkas ng aking ating talakayan ngayong araw na ito. Una, tatalakayin natin kung ano nga ba ang Las Costumbres. Pangalawa, sino si Juan Plasencia. Pangatlo, ano ang konteksto ng Costumbres. Pangapat, anong nilalaman nito. At ano ang impluensya ng Costumbres sa historiografiya. At ano, papaano ba natin gagamitin itong Costumbres, no? So bago tayo magpatuloy, gusto ko lang na maunawaan ninyo kung ano ang ibig sabihin ng historiografiya. Pag sinabi natin historiografiya, ito yung pag-aaral ng pagsusulat ng kasaysayan, kung paano nga ba siya sinulat, no? Dito rin natin gagamitin yung mga kritisismong pangkasaysayan natin, no, na ano nga ba yung nangyayari sa paligid ng author or ng mayakda habang sinusulat niya yung kasaysayan. Hindi ito tumatalakay necessarily doon lamang sa mga history articles na meron tayo, kundi doon sa mga even mga primary texts din, primary sources na meron tayo. At yeah, so sunod na slide. So ano nga ba yung ang Las Costumbres de los Tagalog, Tagalo in Filipinas? Ito ay naglalaman ng maagang tala ng buhay ng mga Tagalog, and later makikita natin kung paano ito tinala ni Padre Fray Juan de Plasencia. No. Akda ito ni Juan de Plasencia noong 1589. Matatagpuan ito sa tomo, ikapitong tomo o ikapitong volume ng The Philippine Islands, na later ay titingnan natin, no, kung paano nga ba ninyo ma-access bilang mga estudyante yung The Philippine Islands, na very crucial, napakahalaga sa inyo bilang mag-aaral. Hindi lang ito para sa mga historiador, para rin sa inyo to, dahil pinapakita nito yung mga tala ng Espanyol dito sa Pilipinas, bagamat mayroong itong mga agenda na pinatutungkulan. Gayunpaman ay magandang pasimula ito sa pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas sa ilalim ng pananakop ng mga Espanyol. No, so makikita natin ang Las Costumbres de los Tagalog, Tagalogs in Filipinas sa The Philippine Islands, no, nung The Philippine Islands na nailatala simula I think noong 1904 nina Blair and Robertson. No, ito ay 55 tomong akda nina Emma Blair at ni Alexander Robertson, na layong magsalin ng mga akdang Espanyol tungkol sa Pilipinas, no, tungo sa pagpapakita ng umano'y pang-aabuso at pagiging backward ng mga Espanyol. So bakit ko nilalagyan ng kotasyon
itong pang-abuso at backwardness ng mga Espanyol ay dahil marami ng contention tungkol sa akda na the Philippine Islands, bagamat ngayon ay nanatili pa rin yung katatagan nito bilang isang primaryang batis, bagamat ito ay salin, no, and hindi na nga siya isang original text, kundi translated text na siya, no. Gayunpaman, marami pa rin mga historiador na Pilipino ang gumagamit ng the Philippine Islands dahil sa inaccessibilidad ng wikang Espanyol para sa kanila, no. So dito natin siya makikita. Kung makikita nyo dito sa larawan, pwede nyo siyang hanapin sa Google. Type nyo lang the Philippine Islands, Blair and Robertson. So makikita nyo dyan, maraming search results ang makikita nyo doon. Pero hanapin nyo itong kay Gutenberg, sa Project Gutenberg, na naglalaman ng maraming tala, no, online sa tungkol sa Pilipinas, at isa na nga dito yung the Philippine Islands. So ito yung kapag clinic mo yung gutenberg.org, tingnan mo lang na nasa tamang volume ka. Volume 7, naglalaman ito ng certain documents, no, mula 1588 hanggang 1591. At kasama nga dito, since 1588 to hanggang 1591, kasama dito yung ginawa ni Fray Juan de Plasencia, no, na Last Costumbres de los Tagalogs, de los Tagalogs and Filipinas. No, so, ayan, makikita niyo diyan ilan sa mga makikita pang dokumento dito, yung relasyon ni Domingo de Salazar, yung letter, mga letters, tapos necessary documents, no, noong 1589 at 1590. No, mahalaga rin na siguro bago nyo ito basahin ay malaman ninyo yung kaugnayan or yung kung ano nga ba yung ideya sa likod ng nasasaling mga dokumento, no, at kung ano yung kaibahan nito sa original na dokumento. According kay Louis Gottschalk, mayroong original document, no, yung original document yung hindi pa nasasalin, nasa wikang Espanyol pa. No, whereas itong akda ni na Blair and Robertson ay mga nasalin na. No, so we have this question, meron tayong katanungan na credible pa ba, no, pagkakatiwalaan pa ba yung isang isinulat kung ito ay isinalin na. I think credible pa ito, no, as long as meron din tayong kalayaan para ma-double check if tama yung dokumento o hindi. So, papasok pa rin tayo sa usapin ng accessibility sa wika, no, kaya sa mga historiador, mahalaga na malaman or mahalaga na alam nila kahit paano ang wikang kanilang pinag-aaralan, no? Particular na ang wikang Espanyol, no? Makwento ko lamang sa Universidad ng Pilipinas, kahit na anong kung ikaw ay nasa graduadong paaralan ng UP Department of History, required ka na mag-take ng language proficiency exam, kahit na ang iyong paksa ay hindi tungkol sa mga Espanyol sa Pilipinas. Pero bakit kaya? Kasi karamihan, I think pwede natin siya ma-relate doon sa karamihan ng mga dokumento sa Pilipinas ay nasa wikang Espanyol. So kailangan, given na dapat na ang mga historiador sa Pilipinas ay kahit papaano alam, no, or nakakaintindi o nakaunawa ng wikang Espanyol. Hindi naman kinakailangan matatas, basta't nakakaunawa at nakakaalam, no, ng batayang wika na Espanyol, no, ay ayos na. So ulitin natin, karamihan ng mga dokumento sa Pilipinas ay nasa wikang Espanyol, no? Imagine ninyo 300 plus years, tatlong siglo tayong sinakop ng mga Espanyol, at tayong tayo na Pilipino na nabuhay noong simula noong ikatlong republika, kung saan malaya na ang Pilipinas mula sa foreign control, ay hindi pa rin matatamo, no? Hindi pa rin natin natamo yung tatlong siglong
pananakop. So imagine niyo yung oras na kinonsumo. So marami talagang dokumento pa ang kailangan hanapin, kailangan isalin, o kaya kailangan ay gamitin para ma muling mai construct or ma-reconstruct, no, yung mga event or mga pangyayari sa Pilipinas noong panahon ng mga Espanyol, no. Isa na nga dito yung akda ni Juan de Plasencia na Las Costumbres de los Tagalos, no. So kailan lamang siya naisalin, kailan lamang siya nailathala, bagamat nag-a-appear na siya sa ibang mga latalain, kailan lamang siya nailathala separately, no. At yung mga Amerikano, particularly sina Blair and Robertson, si Blair at si Robertson, no, ay kinuha itong akda ni Juan de Plasencia, no. Pa, dahil ito nga ay naglalarawan ng buhay ng mga Pilipino noong maagang pananakop ng mga Espanyol. So, sino nga ba si Juan de Plasencia? So, you know na na sa pag-aaral ng kasaysayan, mahalaga na mayroon tayong kritisismo, no, internally at externally sa mga dokumento na nahawakan natin, no. At sa external criticism, mahalaga na inaalam natin kung sino yung author, no, kung sino yung may akda, no, para ma-establish natin yung biases niya, kung meron man, at yung panahon na kinapapalooban niya. So si Juan de Plasencia ay nabuhay noong maagang ika-16 na dan taon hanggang 1590. So, walang klaradong tala tungkol kay Juan de Plasencia, at alam naman natin kung bakit, dahil ito ay early, kumbaga, nasa medieval Europe pa, no, 1500s. No, at lalo na si Juan de Plasencia ay nagmula sa mga Franciscano, no, sa mga relihiyoso na at the time ay talagang very secret, hindi naman secretive, kundi maingat sa mga dokumentong inilalabas nila, no. So isa siya sa akabilang si Juan de Plasencia sa mga pamilyang Puerto Carrero, na sa ibang text ay Puerto Carrero, no, na nagmula sa Extremadura. Okay, that's A, no, Extremadura, Espanya, sa rehiyon ng Extremadura sa Espanya. So ang kanilang pamilya ay mayroong mayroong malaking ugnayan doon sa Italia, no. Sa mga tala ay ang kanilang pamilya, particular ang kanyang ama, ay nagdadala ng tubig, kung hindi ako nagkakamali, doon sa isang doon sa ibang bahagi ng Naples, no, sa Italia. Tapos si Juan de Plasencia ay isang Franciscano, at sa tala kung saan bago siya magpunta dito sa Pilipinas, ang pangalan na nakatala sa kanya ay Fray Juan de Puerto Carrero del convento yan, de Villanueva de la Serena sa Seville sa Espanya. Okay, so ayan yung entry ng kanyang pangalan doon sa Espanya. So isa siya sa mga naunang Pransiskano sa Pilipinas, no. Ang mga Pransiskano ay nagtungo dito sa Pilipinas o dumating sa Pilipinas noong 1578, no. At siya ay influential sa mga desisyon ng na nakapaloob sa Manila Synod ng 1582. So isa sa mga patakarang may kaugnayan siya ay yung reduksyon. Pag sinabi nating reduksyon ay yung pagsasama-sama ng mga na-convert sa isang komunidad lamang o pamayanan, no. So isa si Juan de Plasencia
sa mga nakapansin noon na kalat-kalat ang mga Pilipino, kaya mas mainam daw na pagtipunin no sila, no, para mas epektibong maipalaganap ang Kristyanismo. So, ilan pa, si Juan de Plasencia ay hindi lamang ang mayakda, hindi lamang siya ang hindi lamang siya umakda ng Las Costumbres de los Tagalogs in Filipinas, kundi marami pa siyang mahalagang akda na hanggang ngayon ay tinitingnan ng maraming historiador bilang influential ng panahon niya. Unang-una dito yung katesismo ng mga Katoliko, no, sa wikang vernacular, ang doktrina Kristiyana en la lengua española y tagala, no, na nailathala noong 1593. So ito ang larawan ng doktrina Kristiyana. Ganun din yung Un tomo de sermones varios en Tagalog at yung Instrucción de las costumbres que antiguamente tean los naturales de Pampanga, no. So hindi lang Tagalog, hindi lang ang lipunang Tagalog ang kanyang tiningnan or itinala, kundi maging ang mga ang lipunang Kapampangan, no, or Pampanga. So ano nga ba ang konteksto ng costumbres? No, ang bago tayo magtungo mismo doon sa tala ng costumbres, kailangan maunawaan natin yung kontekstong kinapapalooban ng costumbres. Ano 'yon? No, ang mga pare ay nagpunta dito sa Pilipinas, pero bakit sila nagpunta dito sa Pilipinas? Under ito sa ideya o sa sistema na patronato real or royal patronage, no, sa Ingles, kung saan inaprubahan, no, sina Haring Ferdinand at Reina Isabela ng Espanya na mahikayat yung mga katutubo dito sa Indies, no, Indies, no, sa Amerika at kalaunan na sa Pilipinas na maging Kristiyano. So sila ay binigyang pagkakataon na maging patron ng simbahan, no, ng Espanya sa Indies, Indies, no, at kanilang suportahan financially, no, yung gastos, no, ng pagpapadala ng mga misyonero dito sa bansa, no. Kung titingnan, kung susuriin, epektibo naman ang ganitong naging patakaran dahil mas naging mainam yung pag-evangelisasyon, no, ng Espanya or pananakop ng Espanya sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga Katoliko or ng mga pare, no, bagamat hindi pa rin maitatanggi, no, na mayroong pang-abuso, subalit ang ganitong sistema ay kaiba doon sa ginawang sistema ng mga Espanyol sa kanilang kolonya sa Amerika, no. So yan, ang Espanya bilang patron ng simbahan ng Katolisismo sa Indies, no. So nagkaroon ng iba't ibang misyong panrelihiyon. Ito ang nagbigay daan dito. Ito ang nagbigay daan din sa spiritual geography na unang pinanukala ni John Ledifelan noong 1959, no. Ilan dito, ito yung sinasabing spiritual geography, no. Yung halimbawa nito yung misyong Agustino noong 1565, yung misyong Franciscano 1578, misyong Jesuita, Dominico, at saka yung Recoleto. So itong mga orden na ito, no, diba, sa Jesuita ay nagpunta sa Pilipinas na mayroong ideya na hindi lamang sakupin, kundi primarya na rito yung i-convert yung mga katutubo sa Kristyanismo. Okay, so yung mga misyon na yan ay mayroong hinati-hati yan sa Pilipinas, no, sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, no. Ang Franciscano sa Southern Luzon, no, at iba pa, ang Jesuita kalaunan ay mapupunta sa Mindanao, no, at iba pa, no. So dito naglunsad ito ng Kristyanisasyon ng Pilipinas, no, Las Islas de Filipinas, at ang pagtatala ay naging tradisyon, at tradisyon naman talaga siya sa Espanya, no, dahil mayroong sense of adventure kapag nagkakaroon ng paglalakbay, no, at itinatala ng mga pari ang kanilang karanasan para sa kanilang mabatayan, para sa mga susunod pang pari, no, na
magpupunta dito sa Pilipinas at yung kay sa kaso ni Juan de Plasencia, no, yung kanyang tala ay naging batayan ng ilang patakaran sa Pilipinas, no. So mahalaga ang ginagampanan ng pagkakaroon ng tala, no, dahil ito ang nagsisilbing batayan or reference, no, ng mga sumunod pang pari o sumunod pang mga Kastila dito sa Pilipinas. So ano nga ba yung nilalaman ng kostumbres? Maikli lamang yung kostumbres, los kostumbres de los Tagalogs and Filipino in Filipinas, no, at least doon sa text na meron tayo, yung batay doon sa Blair and Robertson nung na volume 7. So maikli lamang yung tala nun. Pero naglalaman ito ng maraming bagay na makikita natin hanggang sa ngayon, no. So mayroon mang napakalawak na agwat, pero doon natin malalaman na familiar to, parang meron pa rin siya ngayon, no. So interesting ang last costumbres, no. So tinatalakay nito ang kultura ng mga Tagalog, yung stratification ng lipunan, yung kasal, yung mana, bigay kaya, yung batas at yung relihiyon. So marami siyang tinatch na aspekto ng buhay ng Tagalog. So mayroong apat na pangunahing tao ng lipunan according dito kay Juan de Plasencia, no. Ito yung Dato, Maharlika, Alipin na Mamahay at Alipin sa Gigilir. No, sa translation, sa pagsasalin ay mas kumbaga general, no. At later makikita natin yung problema niyan, na yung Alipin na Mamahay at Alipin sa Gigilir ay isinalin sa Ingles bilang slaves. Okay? Ang Dato ay chief, ang Maharlika ay commoner, or freemen, no. So tinala din ng Las Costumbres ang pangyayaring illegal sa lipunang Pilipino. So ano nga ba yung mga illegal noon? Ilan sa mga tinala niyan ay yung pagkuha, halimbawa, no, pagkuha halimbawa ng Dato, no, ng anak ng mga Aliping na Mamahay, no, at para gawing alipin. So illegal daw yon noong panahon ni or iyon ay illegal noong panahon ni Juan de Plasencia. So paano daw naman kung nakapang-asawa yung Maharlika sa isang alipin? So nagtala si Juan de Plasencia ng ilang sa mga senaryo doon sa Las Costumbres, no. Kung halimbawa ang isang Maharlika na isang freeman, freeborn, no, noble na hindi nagbabayad ng buwis, no, ang karamihan ay hindi nagbabayad ng buwis. Halimbawa kung nakapangasawa siya ng isang alipin, no, or nagkaroon ng anak. So magkaibang bagay yung nakapangasawa o magkaroon ng anak, no. Kung halimbawa Maharlika yung ama at alipin yung ina, hindi rin in-specify dito kung aliping na Mamahay ba o aliping sa Gigilir, at least doon sa teksto natin. Kung alipin ang ina, yung mag-ina ay magiging malaya. Pero kung meron pang isang babae, sabi ni Juan de Plasencia, etong Maharlika na ama, no, kailangan ng bayaran ng babae yung kanyang Panginoon, no, dahil sa peligro ng kamatayan. Bakit may kamatayan? Siyempre kapag nagbubuntis, di ba? At yung kapahingahan dahil sa pagbubuntis. So bakit pabayaran mo yung pagpapahinga? Kasi hindi ka na pwedeng mag-labor, hindi ka na pwedeng maggawa doon sa lupang pinagtatrabahuan mo. So kailangan mo daw magbayad doon sa Panginoon, at least doon sa part ng babae. At dito kalahati ng magiging anak ng isang babae doon sa Maharlika na ama ay magiging malaya, no. O kung halimbawa naman ang Maharlika yung ina, ang ina ang Maharlika at yung lalaki ay alipin, so lahat sila ay magiging malaya hanggat hindi sila magiging mag-asawa. No, so kung kasal naman, halimbawa, mahati sa alipin at malaya ang kanilang mga anak. No, so hindi maaaring lumipat yung Maharlika. Ulitin natin,
I think hindi ko siya nabanggit doon sa Las Costumbres, no, binanggit ni Juan de Plasencia yung barangay, no, ang barangay yung socio-political unit na meron tayo. I think hindi siya socio-political kundi mas more on socio-economic yung unit ng barangay according kay William Henry Scott, no. Yun yung meron tayong entity. Ito yung entity na meron ang dating Filipinas, no, kung saan kinapapalooban ng datu, maharlika, mga alipin, no, na in a sense hindi naman talaga alipin na slave, no, kundi mas more on kamanggagawa, no, pero yun nga, mayroong hierarchy doon. So hindi pwedeng lumipat, no, yung isang maharlika na galing sa isang barangay patungo sa ibang barangay nang walang kaukulang bayad. So ano mangyayari kung lumipat yung isang maharlika? Kasi ang maharlika meron siyang kadayaang maglibot-libot, no, unlike doon sa mga alipin. So ano mangyayari kung ang isang maharlika ay lumipat sa ibang barangay na walang bayad? Ang mangyayari, maaari siyang mantong sa digmaan ng dalawang barangay. So ayaw nilang mangyari yun, kaya nagbibigay ng bayad or inaayos kung papaano nga ba sila magbibigay ng bayad. So at ilan pa sa mga batas na nabanggit dito ay maaaring ipapatay ang mga mag-iinsulto or mangi-insulto sa asawa at anak ng mga dato. At yung iba pang pagkakasala noong naabutan ni Juan de Plasencia ang mga Tagalog ay pinapatawan ng multa. No, kapag hindi nila maibigay yung multa, kailangan nilang magbigay ng serbisyo. So naglatag din ng listahan si Juan de Plasencia kung ano-ano nga ba yung mga serbisyo na kailangang ipampalit ng mga nangutang or ng mga nagkasala, no, sa batas. So ilan pa dito yung pagbibigay kaya. So dito sa mga Tagalog, mayroong tala na ang dowry, no, o pagbibigay kaya, yung lalaki yung nagbibigay nito sa magulang ng babae, no. So mali ito. Lalaki ang nagbibigay ng dowry o pagbibigay kaya sa mga babae. Sa mga magulang ng babae pala, mga magulang ng babae. Kung susundan natin yung kasaysayan ng pre-colonial na Filipinas, may mga pagkakataon na halimbawa sa mga Bisayas, no, sa ilang pamayan na sa Bisayas, no, mayroon silang tinatawag na bugay noong pre-Hispanic Philippines. Ang bugay ay ang binibigay ng mga magulang ng babae doon sa lalaki. So hindi kailangan nating maunawaan na sa pre-Hispanic Philippines walang iisang kultura noon kundi or tradisyon or gawain, kundi nag-iiba-iba ito batay doon sa kung ano nga ba impluwensya nila o kung taga saan sila, no, kung taga Bisayas, kung Ita sila, Negrito, at least doon sa categories ng mga Espanyol, no, ay mag-iiba-iba sila. So sunod, mayroon din pagkakataon ng diborsyo. Of course, iba yan sa termino natin ngayon, na kung halimbawa mamamatay ang asawa, pwedeng magkaroon ng diborsyo. At sa mga relihiyon, or sa usaping pan-relihiyon, maraming itinala dito si Plasencia, no. Halimbawa nito yung simbahan, yung pandot, yung pag-aanito. So kapag sinabi natin yung simbahan, sabi ni Juan de Plasencia, wala daw mga templo ang mga Pilipino, no, or walang templo ang mga katutubo nung dumating sila dito. Bagamat meron silang tinatawag na simbahan, pero hindi ito maikukumpara sa mga templong nakagisna ng mga Espanyol, no. So itong simbahan, yung lugar ng pagpandot o pag sinabi nating pandot, ay ito ay pagsamba, no, worship para sa mga Tagalog. At kapag sinabi naman nating pag-aanito or nag-aanito, ito yung pagsamba ng sama-sama ng buong barangay. Okay? So, meron pang mga ibang tala gaya ng Bathala, no? Si Bathala na tinataan na
kung itatranslate o isasalin sa wikang Ingles ay or sa wikang iba pa ako kung ipapaliwanag, pwede itong kilalanin bilang makapangyarihan sa lahat at gumawa ng lahat ng bagay, no? Creator of all things or all powerful. Pag sinabing likha, no? Pag sinabi nating likha, pag sinabing likha, ito yung mga idolo o diyos-diyosa na tinatawag ni Juan de Plasencia. No, bagamat wala tayong templo o wala daw templo ang mga Filipino noon, ay mayroong mga idols, no? At ito ay tinatawag na likha o idolo, no? Meron ding mga deities na binanggit si Juan de Plasencia, gaya ni Dian Masananta, patron ng umiibig at ng henerasyon, ng generation ni Lakapati at Idianale. Ito yung mga patron ng mga sinasakang lupa at pagsasaka. So, hindi na bago, no, sa mga Pilipino or sa mga dating Pilipino ang pagkakaroon ng patron, no? Kaya mayroong mga pag-aaral, no, ang kasalukuyan, particularly sa pag-aaral ng kasaysayan ng relihiyon, na hindi naging madali daw ang pagtanggap ng mga Pilipino sa Kristyanismo dahil almost the same, no? Bagamat hindi magkaparehas, ay halos magkaparehas din, no? Paggamit ng imagery, no? So, sa relihiyon, ilan pa sa mga itinala ni Plasencia dito yung mga alagad ng demonyo or priests of devils, no? Tinala niya dito yung 11 na alagad daw ng demonyo or priests of the devil. Una dyan yung Katalonan. Ito yung pangunahing naghandog para sa kapistahan, no, o sa demonyo, no, sinasabi ni Juan de Plasencia. Yung manggagaway, pag sinabing manggagaway, ito yung ito ay witches, no, at least sasalin ni na Blair at Robertson, na pwede siyang maging dahilan ng pagkamatay ng isang tao, no? Mukhang familiar to sa atin ngayon, no? Manisalat, kapag sinabing manisalat ay para sa mag-iibig, no? Dito naman lumalapit, halimbawa yung mga magkasintahan na halimbawa ay hindi niya na kaya yung relasyon niya, so sasabi, so dito siya hingin ng tulong para pigilan yung pakikipagtalik halimbawa, o kaya yung kamuhian siya ng isang tao o kamuhian niya yung isang tao para of course iwanan, no? Meron din tayong makukulam. Ito daw yung naglalabas ng apoy na hindi namamatay, ako din kay Juan de Plasencia. At pwede rin siyang makapatay ng tao, no, sa kanyang mga salita, mga ginagawa. Meron ding mga hukloban. Mas epektibo daw ito mga hukloban kasi kung itataas nilang daw yung kamay niya, ay mamamatay yung taong nais ipapatay, no? So, familiar sa atin yung mga ganito, no? We have also dito yung silagan. Pag sinabing silangan, silagan, ito daw yung nangangain ng atay, magtatanggal. Ito daw yung pugot na ulo, manggagayoma. Ito yung para sa, kilala natin to, no? Ito yung para sa mga magkaroon ng charm, no? Magustuhan sila ng mga tao. Meron ding mga sonat. Ang sonat ay tumutulong din para ipapatay yung mga taong nais ipapatay, no? Meron din pangataho, tahohan, no? Pangatahohan. So, nagkulang lang, no? Pangatahohan, pangatahohan. Soothsayer, sabi nila ito ang nagpe-predict ng future. At meron din tayong bayugin, no, or katkayan, na lalaki daw siya pero mas more of woman yung kanyang nature, no? So bukod pa dyan sa religion, nagtala din si Juan de Plasencia ng tungkol sa pagkamatay ng mga tao, yung burial, yung paglilibing, yung mga
aswang, yung tikbalang, yung mga patiana, no? So tinala din niya dito. So basically kung ano lang, no, kung anong or lahat ng mga malaman niya tungkol sa Tagalog ay tinala niya dito. So bagamat kakaunti lang yung pahina na pwede, na mayroon yung Las Costumbres, no, at least doon sa Blair and Robertson, naglalaman ito ng mayaman na impormasyon hinggil sa lipunang Pilipino noon, no? Gaano man nakatakot yung ibang words, no? So tiningnan ko kung paano nga ba naimpluwensyahan ng Las Costumbres or paano nagkaroon ng impluwensya ang Las Costumbres sa historiografiya. Ulitin natin, pag sinabi natin historiografiya, ito yung pag-aaral ng pagsusulat ng kasaysayan. So, tiningnan ko sa tatlong klasikong teksto hinggil sa pre-Hispanico hanggang sa maagang Hispanicong yugto ng kasaysayan ng Pilipinas kung paano nila ginamit si Juan de Plasencia, no? At sa napansin ko sa tatlong ito, si Plasencia ay ginamit bilang batis pang kasaysayan, no? Gaano man sila nag-agree dito o nag-disagree at some point, ay ginamit nila si Juan de Plasencia bilang batis pang kasaysayan, no? At bukod dyan, nagsagawa sila ng korobarasyon sa iba pang may akda ng panahong ika-16 na dantaon hanggang maagang ika-17 dantaon. So, hindi lang si Plasencia ang ginamit nila, kundi sa pag-aaral ng kulturang Pilipino noon, no? Hindi lang si Plasencia ang ginamit nila, no? Bagamat marami siyang isinulat ay kulang-kulang din minsan o kaya kailangan ding i-confirm, 'di ba? Parang external criticism or internal criticism, no? Na i-confirm mo siya through corroboration according sa readings kay Louis Gottschalk, no? Na of course I know lahat sa in marami sa inyo ay nakakaalam. Pero i-particular natin dito, pagdating sa Hispanization of the Philippines, balikan lang natin, ano nga ba yung tatlong teksto na yan, no? Ito yung akta ni William Henry Scott na Barangay, 16th Century Philippine Culture and Society, noong 1994. The Hispanization of the Philippines, Spanish Aims and Philippine Responses, 1565 to 1700, ni John Ledi Filan. At yung Contracting Colonialism, Translation and Christian Conversion in Tagalog Society under Early Spanish Rule, ni Vicente Rafael. So classic na itong mga to, no? Pag pinag-usapan natin yung pre-Hispanic Philippines o bago dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas. Talagang klasiko na itong mga to. So, remarkable, kaiba doon sa, kasi kay William Henry Scott, ginamit niya si Juan de Plasencia. Subalit, binigyan niya ng pagtuon ito or corroboration ito sa iba pang sources, no? Pero dito sa Hispanization, bagamat gumamit din ng iba pang sources itong si John Ledi Filan, nagbigay siya ng remarks doon kay Juan de Plasencia. Sabi ni John Ledi Filan, itong si Juan de Plasencia, Las Costumbres, ay remarkable for its factual and objective description, no? And then few moral judgments yung kanyang inoffer daw kumpara doon sa mga kontemporaryo niyang maakta. So sabi ni John Ledi Filan na kung ikukumpara kina Morga, kila Chirino, mas objective daw itong akda ni Juan de Plasencia. Pag sinabi natin objective, mas more on factual or empirical daw, ano nga ba yung nakita niya, no? Pag sinabi natin mayroong moral judgment, mayroong pag sinabi natin ganon, ibig sabihin nakikita doon yung normative stance ng author. Pag sinabi natin normative stance, kung ano yung pinaniniwalaan niya, inilalagay niya doon, no? So halimbawa, itong mga taong ito ay mga barbaro, no? Merong normative stance na okay, kami kasi sibilisado, sila hindi sibilisado. Yung mga ganong pagkakataon. At sabi ni Vicente Rafael, itong akda ni Juan de Plasencia ay nag-attempt daw na i-codify yung native culture, no? Just as with any other ethnographic accounts at that time or pagtatala ng kultura. Pangalawa, ginamit daw umano
according kay Rafael, yung kostumbres sa mga sumunod sa kanyang mga pari. At mayroon ding mga maling paggamit, no? Halimbawa yung maka, kasi sabi doon kay Juan de Plasencia, naniniwala daw ang mga Tagalog ng afterlife, okay? Pag sinabi daw maka, ito daw yung paraiso at that time, o naniniwala mga Tagalog na mayroong maka o paraiso at mayroong kasanaan, no? Kasanaan yung more on hell, ganyan, no? Na mayroon sa mga Espanyol. Pero sabi dito ni Vicente Rafael, mali daw ang paggamit dito ni Juan de Plasencia. Kasi ang maka, nag-appear doon sa mga dictionary na napublish noong mga panahong yan. Ang maka ay maybe, no? Maybe, perhaps. Kapag sinabing kasanaan, ito ay prosperous, no? Kasaganaan, ganyan. So, mayroong, sabi ni Vicente Rafael, ang ideya ng afterlife ay ideya lamang ng mga Espanyol, no? Inappropriate nila ito sa mga Tagalog. Okay? So, dahil dito, kailangan maging maingat yung paggamit natin sa Las Costumbres, Las Costumbres de Tagalogs and Filipinas, no? Bakit? Kasi mayroong mga pagkakataon na baka mali ang sinasabi according nga kay Vicente Rafael. Kaya kailangan natin ng korroborasyon. Kanino natin siya i-corroborate? No? Pag sinabi natin korroborasyon, tinatriangulate natin. Tinitingnan natin kung ano nga ba yung sinasabi ng iba pang author, baka mali, baka tama. No? So, makikita natin doon kung ano ang sinasabi or kung ano ang sinasabi ng iba pang akda. No? Sa sinabi ni Vicente Rafael, kung bakit mali daw, of course, tinignan niya yung dictionary at that time. Okay? Tinignan niya kung may maka ba, kung may kasanaan ba. No? So, yun. Ano ba yung iba pang sources na pwede nating gamitin kasabay nitong costumbres? Dito magagamit natin yung relasyon ni Pedro Chirino at saka yung relasyon ni Domingo de Salazar. So, no, so I think mas makakorroborate natin siya kay Domingo de Salazar. Pwede natin siyang magamit din with Pedro Chirino. At also, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na maging mapagmatyag sa katuyuang normatibo. So, ngayon, inimbitahan ko kayo na basahin yung Las Costumbres de los Tagalogs and Filipinas, no, para makita ninyo kung paano nagsulat si Juan de Plasencia, no, kung paano nga ba yung normative stance niya doon. Mababasa niyo diyan na palagi niyang sinasabi yung ano, tayo ay hidden, ang mga dating Filipino ay hidden, no. Bakit? Kasi ang civilization, ang tunay na relihiyon, no, para kay Plasencia ay Kristyanismo, no. So other than Kristyanism, iba ang ibang relihiyon ay balaan na, no, or bulaan na, no, or false na, no. So ini-invite ko kayong basahin niyo 'yon, no. Tingnan niyo rin yung maraming account doon sa Blair and Robertson, particularly itong kay Domingo de Salazar, nasa same volume lang, volume 7. So kung titingnan ninyo, ulitin natin. No, kung titingnan ninyo, ayan, nandoon lang din yon, no, kay Domingo de Salazar. Ayan, yung relation of Philippine Islands, Filipinas Islands. No, so dito na nagtatapos ang ating talakayan hinggil sa Las Costumbres de los Tagalogs in Filipinas. So if you have questions, I am ready to entertain them. So, salamat sa pakikinig at mabuhay tayong lahat. Tayong lahat.